Hello mga BotanThinks! Dahil papalapit na ang eleksyon 2022, inikot namin ang Central Luzon upang alamin ang boses ng publiko. Tara, samahan niyo kami sa biyaheng election van. Bumoboto ako para sa susunod na henerasyon. Pasakop ka na namin mga riders. Karapatan ko yon bilang isang Pilipino. Para sa mga estudyanteng umaasa sa gobyerno. Para sa kinabukasan ng mga anak ko. Para ka rin kailangan. Pasaya itong right ng bawat tao dito sa Pilipinas. Para sa pamilya natin. Para sa bansang Pilipinas. Para sa bayan at sa kinabukasan ng mga bata. Dahil sa aking karapatan at para sa kapakanan ng bayan. Para sa kinabukasan ng ating mga anak. Ito ko maulad ang ating bansa. Para makapit po natin ang kapayapaan. Para maluklok ang isang tamang tao. Dahil karapatan ko at para ito sa kinabukasan ko. Para sa kinabukasan ng aking anak. Dahil gusto ko maging competitive ang Pilipinas. Para sa mga mamamayan din po na nangangailangan ng tulong. Maging maayos ang Pilipinas at walang kurap. Gusto ko kasi ng pagbabago. Sa ekonomiya natin. Para sa mga kapwa ko Pilipino. Ang hanap ko sa isang kandidato ay yung may malinaw na plataforma. Totoong may malasakit. Mapapabuti niya ang kabuhayan ng sambayan ng Pilipino. Ang tapat at may paninindigan sa sarili. Bait tapos nakakaintindi. Hindi yung puro pangako. Yung matapang, yung walang kinikilingan, walang takot, yung mahirap. Matulungin at masipag. May isang salita. May puso at may pagmamahal sa bansa. Matalino, masipag at mabait. Yung hindi ko rakot sa Pilipinas. Yung parehas. Ang tapat, may malasakit, at gagawin ang kanyang trabaho para sa komunidad. Alam niya ang kalagayan ng ating bansa. Talino, may experience. Malalapitan talaga maasahan. Yung hindi takot ilaban ang dapat ilaban. Isang tao na mas mahalaga ang kapwa kaysa sa sarili. Salamat sa pakikilahok mga BotanThinks. Sa mga hindi naman naabot ng election van, naisin namin kayong pakinggan. Maging bahagi ng ating muling pag-ahon. I-comment na ang iyong sagot. Karehiyon!